Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, kinuha ni David ang kaban ng Diyos at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang tupa. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsayaw sa harapan ng Panginoon. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta. Ipinasok nila sa tolda ang kaban ng Panginoon at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nagsunog ng mga handog sa harapan ng Panginoon. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan ng Panginoon. Bago nagsiuwi, lahat ng mga Israelita ay pinakain ng tinapay, karne at pasas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magaling na leader si David. Kailangan na magkaroon ng sentro ang kanyang kaharian na mayroong dalawang pagkakaibang pangkat. Ang pangkat ng 10 tribu na tinatawag na Israel at ang pangkat ng 2 tribu na tinatawag na Huda. Pinag-isa niya ang mga ito sa pagtayo ng lungsod sa Jerusalem na kinilala na lungsod ni David. Ito hindi nabibilang sa mga tribu ng Israel at mga tribu ng Juda. Nagkaroon na ng political capital city. Mas pinatibay pa ito ni David. Ginawa din niya ang Jerusalem na maging religious center ng bayan. Dinala niya doon ang kaban ng tipan. Kinuha niya ito sa bahay ni Obed-Edom kung saan ito nakalagay. At dinala sa Jerusalem. Malaking pagdiriwang ang pangyayari. Ang daming mga baka at mga toro ang kanilang kinatay habang nagproposisyon sila. Bigay na bigay si David sa posisyong ito. Nagsayaw siya kasama ng mga tao sa daan papunta sa lungsod. Wala pang templo ang Diyos doon sa Jerusalem. Nagbabalak pa lang si David, pero ang anak niyang si Solomon ang magtatayo nito. Kaya nilagay na lang ni David ang kaban ng tipan sa isang tolda na itinayo para doon. Sa harap nito, nag-alay si David ng mga handog. Pagkatapos, binigyan ni David ang mga tao ng tinapay at ng karne na kakainin nila sa kanilang mga bahay. Sa pamamagitan nito, nakikisa ang lahat sa pagsamba kay Yahweh at sa kagalakan na dumating na si Yahweh sa kanilang lungsod. Si David ay hindi lang mandirigma. Siya rin ay ang nag-organize ng pagsamba sa Diyos. Siya ay sumulat ng maraming awit na ginagamit ng mga tao sa kanilang pagsamba. Yan ay nakasulat sa aklat ng mga salmo. Si David din ang nakikiisa at nangunguna sa pagsamba kay Yahweh. Buong galak niyang tinanggap ang kaban ng tipan sa kanyang lungsod. Bigay na bigay siya sa pagsasayaw sa lansangan ng lungsod. Dito pinapakita sa atin ang pagsamba sa Diyos ay hindi lang gawain ng mga babae o ng mga matatanda at mga bata.
ito'y gawain din ng mga lalaki na malulusog at mandirigma. Worship is also a manly activity. Pinakita ito ni David. Gusto niya na ang lahat ay magsaya. Ang kasayahang ito'y hindi lang spiritual. Kasama din dito ang pagkain. Kaya binigyan niya ang lahat ng pagkain. Napapakita ang kasayahang ito sa ating mga fiesta, lalo na sa mga probinsya. Hindi lang nagproprosesyon at nagsisimba ang mga tao. Nandun din ang kainan at ang sayawan. The whole person is engaged in worshiping God. Ipadamo mo rin sa amin, O Diyos, ang kasiyahan na ikaw ay makapiling. Masaya kami kapag ikaw ay hindi malayo sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.